Anong sadya mo dito? Ayun, nabalitaan ko nga na dumalaw dito si Ejiro. Yes, Ejiro Manyo, yes. Nabalitaan ko din from that na balak mong gumawa ng museum. Gumbursa, magkano ang TFD Dylan sa Gumbursa? Napakagalante po ng Jesuit Communications at ang Ateneo. Sobrang galante nila lahat, maalaga, so sobrang happy lang. Silang producer nun? Yes. Kahit sikat dati, pero sa amin kasi kahit dati ka sikat, naging sikat ka pa rin at pinaghirapan nyo ng bawat isa. Saan talaga ng ulo ko, love? Lagi nga naman sakit. Hindi, saan talaga ng ulo ko nito? Sige, sino ba yan? May bisita tayo? Sige, papasukan na yan. Oh, buta na, kangiti agad ah. Alam na. Aba, buta mayroon pang headset si brother. Happy brother. Good day, good day. Ano pa pangalan nyo? Dylan Ray Talon. Dylan Ray Talon. Ah, oy, ang ganda ng shades mo ah. Thank you, sir. Patingin ko? Buta parang si Green Goblin dito ah. Pangangas na bro ah. Oh. Gagi, yay! Geng-geng ka ah. Green, sana, green eh. Uy, all green ka pre ah. So, ang ganda na itong Green Lantern shades mo. Thank you, sir. Ano pangalan mo ulit? Dylan. Dylan. Yes, Dylan. Talon. Taga saan po si Dylan Talon? Taga Tarlac City ako, pero dito na ako nag-work sa QC. Sa QC. Anong work mo ni Dylan Talon sa QC? Anong ginagawa mo rito? Artista po. Oo, artista! Hindi. Kaya pala yung mga ganang ngiti niya. Sabi ko pa. Saan ka naman lumalabas? Saan ka naman lumalabas? Oh yes, ah, gulat ka. Wala talagang script dito talaga. Yes. Ano dito, Toroli lang. Punta ka. So, anong, saan ka lumalabas? Well, recently sa Gumbursa. MMFF. Oh, Gumbursa! Oh, hindi namin yung pinhalo. Wala niya ka. Ready eh, no? Yung nga, ba't niya natin napalo? Napakaganda niya, no? Hindi, kasi mahaba yung pila sa kanila eh. At okay. Saan na yung best yes. Actor, yung ano eh, yung okay. Ano dyan, diba? Ganda, okay, diba? Pero nasa top 3 ata ang Gumbursa eh, no? Best picture, second best picture. Hindi, sa gross. Parang, I think humahabol na siya. Top 3 pa, so, parang top 3. Kasi rewind. Top 2 Malyari, tapos Gumbursa. Gumbursa, o. Oh, kasi napanood namin yun. So, Gumbursa lang pala, yes. Hindi natin napanood. Yes. So, sana naman may ticket tayo. Wala ba tayong passes dyan? Meron pa ba sa sinehan? Meron pa rin ba? Meron pa sa sinehan. Baka naman may passes kayo dyan. 50 cinemas pa. Anong role mo doon? Ako si Hermano Puli. Hermano? Puli. Puli? Ano? Meron po nanood tayo, nakita natin siya. Okay. Ano yung ginawa ni Hermano Puli? Si Hermano Puli ang isa sa mga nagpasiklab ng paglalaban ng Gumbursa. Oh. So dahil sa kanya, naikwento yung pag-aaklas na nangyari sa revolution. Tapos nagpasiklab yun hanggang sa Gumbursa, which naka-effect kay Jose Rizal. Dahil sa Gumbursa. Wow, ang galing mo. Ang galing mo. Artist ako pala, idol. Sorry, hindi ko kasi... honestly, hindi ko na-recognize kasi... Ayun ko kasi, seryoso, bira lang talaga ako manood ng Filipino movie ngayon. Pag may magaganda lang, oo. Pero ang lahat ko pinapanood yung mga luma sa Netflix, sa YouTube, maraming mga luma na comedy na lahat ko pinapanood. Ito kasi paborito niya. Pero yung mga bago movies ngayon, halos piling-pili na lang. Pwede naman foreign, bira rin ako manood ng movie na dahil sobrang wala na akong time. So, anong sadya mo dito? Ayun, nabalitaan ko nga na dumalaw dito si Ejiro. Yes, si Ejiro Manyo, yes. Nabalitaan ko din from that na balak mong gumawa ng museum. Yes. Siguro sa mga film. Oo, pero may mga ano tayo, mga nabili natin sa mga artista, mga memorabilia, mga ginamit nila, mga post-production, o mga production, lahat, yes, ano yan. Yes. And dahil doon na ginanahan ako na, okay. So, meron palang ganitong si Bostoyo na nag-raise ng quality ng mga collectibles na yan. Mga yes, ng mga sikat. Na yan, mga kahit sikat dati. Pero sa amin kasi, kahit dati ka sikat, naging sikat ka pa rin at pinaghirapan yun ng bawat isa. So, yun, ikaw, pero batalo ko lang, bago mo pakitin. Okay. Bago ka mag-gumbursa, saan ka pa lumalabas? Goyo, Batang Heneral. Mostly mga indie films. Eh. Oh, sa Goyo. Ano ko sa Goyo? Nanood ako nun. Goyo, nandun ako premiere night nun kay Paolo Abilino. Anong ginawa mo? Ano, saan ka? Sino ka nun? Isa ako sa mga tiradores. Isa ako sa mga sundalo ni Goyo, ay ni General Luna na na-transfer kay Goyo. Oh, ulitin ko, nahanapin kita, papanoorin. Actually, si Tiradores, actually, meron na nagparamdam sa akin tungkol dyan sa General Goyo at General Luna. Something big yung ibebenta sa atin. Oh, wow. Kasali doon sa cast na yon. So, excited na rin ako doon. So, secret muna yan. Pero hindi pa sabi na pupunta. So, pero excited ako doon kasi gustong-gusto ko yung makuha yon. So, sige, ilabas muna yung tinatago mo. Ano ba yan? Ay, meron ako. Ito. Yatin dito. Received and deposited check. Check.
Cheque. Cheque. Received, received and deposited. Yes. Oh, yung may tatak na yan. Alam ko sobrang ano niya pa. Ano? Batang bata. Oh, ilan taon ako si ano, Dylan? 30 years old. Oh, 30 years old. Oh. Ah, Giro Manyo issued check. Si Giro Manyo ay sikat na child star noon. Siya ay nagsimula sa pag-artista sa edad na 6. Ayon sa kanya, sumasayaw sila noon kasama ng kanyang kuya sa harapan ng kanilang bahay nang may isang talent scout na nakakita sa kanya. Ipinagpaalam naman na siya sa kanyang mga magulang na mag-audition para sa isang TV commercial. At dahil natural ang kanyang pagkabibo ay kaagad naman siyang nakapasa sa nasabing audition. Siya ang kinuha para gawin ng isang fast food commercial kung saan nakasama niya si Aga Mula. Mula rito ay nagtuloy-tuloy ang pagdating sa kanya ng mga trabaho hanggang sa may isang nag-alok na gumanap siya sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya. Napakahusay ng pagganap ni Giro sa nasabing episode na may pamagat na otosan. Puro iyakan o mano ang nangyari. Bagaman first time niya umarte na may heavy drama, nagampanan ni Giro ang kanyang role ng maayos. Kaya naman mula rito ay nabigyan siya ng chance na bumida sa Magnifico kung saan siya ay nanalo bilang Best Child Actor. Mula sa Regal Entertainment. Ako, napakatagal nun yung Regal. Kung sa mga hindi pa nakakaalam sa Regal. Pero ngayon, di ba may Regal Entertainment pa rin, di ba? Sigat na sigat dyan si Mother Lily Monteverde. Kapanood diba? Yan eh, Marie. Oo, yung Regal Films, isa talaga yan sa mga premiadong entertainment company na nagpo-produce ng mga quality films nung dati, way, way back until now. Like yung mga Shake, Rattle and Roll, Regal Entertainment. Ano pa yung mga sikat na pelikula? Sobrang dami. Maswerte nga ako ng 2013, naging part ako ng Shake. 2012, naging part ako ng Shake, Rattle and Roll 13. Oh, so matagal ka na. Sino kasama mo? Eugene Domingo sa Rain Rain Go Away. Oh, naparoon ko rin eh. Akala ko ikaw yung dati sa Shake, Rattle and Roll, lumalabas ang beta. Ay, ba yun? Ay, mamalabas. Ano? 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 Hindi, joke lang. Napatawa ko lang. Alam ko naman hindi siya. Simula pa lang ako. Wow! So, mukha siyang elf, no? Grabe ka. Tignan mo naman talaga to. Judgmental ka. Ang cute niyan. Yung parang alam mo yung bata siya. Tapos naka-green pa. Kita mo. O, kulang na lang sa'yo sombrelo. Sombrelo lang. Cute, cutie, cutie. Yung parang pagtignan mo, akala mo sobrang bata. Yung parang matanda na. Okay. So, initial to kay Giro Manion ng Regal Entertainment. This is a TF, for sure. Sure, yes. Talent P. For what kaya? For what kaya itong 2008? For what kaya itong TF na to? Alam mo ba ako saan to na... As per dun sa chinet ko yung portfolio ni Giro, it's either legal kasi. Yes. So ang tanging ina is canceled agad. Kasi Star Cinema. Yes, tanging ina. Ang nakita ko is 2007, pwede siyang yung Bahay Kubo, a Pinoy Mano po. Story. Ah, Mano po. That's 2007. Sino ba Mano po, Chris? Hindi. Hindi na kasama si Chris Aquino doon sa Mano po na yun kasama. This is a different Mano po. Bahay Kubo. Pinoy Mano po. Story. Ah, akala ko Mano. Oh, iba pa rin yung sabi ko. Sila. Okay. Or, Manay po, which is 2008. Ayaw ko sabi Manay si Jan Prats. Overload, yes. Si pwede nga natin tawagan si Giro Manyo dito. May number ba tayo ni Giro Manyo? Oo, oh, nakakatawa naman kung mamimit ko siya. Try nating tawagan si Sir Giro Manyo para malaman natin on what specific or yung pinaka-exactong paycheck to. Imagine 15,000 for what? For the movie? For a promotion? Kasi ang baba. Or I don't know, baka per shoot day. Hindi natin alam yung per shoot the day. Oh, or meron pa silang idea na cut off eh. Yung dalawang shooting days, 3 days, pinagsama na yung tuwa. Kasi pag-artista ba, per day? Yes, per day. Pero sa pag-check kasi nila, usually sinasabay na nila 5 shooting days, 3 shooting days into 1 check. Okay, baka okay. Excess lang yun dun sa... Okay, kasi 15... So, kasi at the back, signed siya. Na-receive niya. Oh, na-receive niya. So, tinanong ko rin sa bank eh. Okay. Saan mo naman nakuha to? Ha? Saan mo naman nakuha to? Nung nagsisimula kasi ako Bustoyo back in 2010, nag-extra pa ako nun. Wala pang term na talent. Okay. Wala pa yung mga theater people na yes. Ginagawang talents. Yes, supporting yes. With lines, extra. Extra, oo. And doon ako nagsimula. One time, nag-shooting kami for sa Sampaguita pictures. Pictures. Yeah.
Yan ang isa sa pinakamatanda na yes. cinema film si Sampaguita. Okay, sige. And nung nandun lang kami sa location, meron lang isang caretaker na nagdi-dispose and then nalaglag yung check ni Jiro with a couple of checks. Napul, tinulungan siya magpulot. And then at that time kasi nagsisimula pa lang ako, nakita ko yung pangalan ni Jiro. Sobra siya naka-inspire din sa akin okay, bilang so, ayang aspiring actor dahil napanood ko siya sa Magnifica. Almost magkasing age lang din kami. Okay, so ito. Doon ako na-move. Sir Jiro. Sir Jiro? Hello. Hello. Sir Jiro, si Ibas tayo. Oy, kasi may nagdala lang dito ng isang cheque mo. Yes. Yes, from Regal Entertainment. 2008. June 27, 2008 mo na in-cash at in-issue yung cheque. Tapos, ang talent fee ay ang nakalagay is 15,000 pesos. Oh, hindi ko na matandaan eh. Hindi mo na, from Regal Entertainment, hindi mo maalala kung anong movie to or ba't ka binayaran ng 15,000? Ano mo, Umanay Po or ano? Baka sa Manay Po yan. Ah, sa Manay Po. Alright. Kay John Preston, so, yun, so, siya dun eh. So, tanong ko lang, 15,000 pesos, ano to, TF mo for the whole film or day? Hindi ko lang alam. Siguro day lang yan. Isang araw lang. Ah, day lang isang araw. So maraming salamat. Ah, naistorbo kita, Papa G. Rose. Okay lang. Alam mo, maraming nag-PPM dito regarding sa mga memorabilia mo. So yun, maraming salamat. Sige, sige. Maraming salamat, Papa. Thank you. Okay, so Manay Po. O, oh, diba? Okay, so. Overload. Magkano mo naman ito binibenta ngayon? Well, because number one, nag-iisa lang yan. For sure, yung iba na-dispose na. Yes. And 2008 is a year after naka-receive ulit siya ng Gawad Oya 2007 award for 2 nominations, Best Supporting and Best Actor. Nag-research siya. He do some research. Magaling. Mahal ko itong industriya. Oh, magaling. Pagpipeligula. Magaling. Pag- kasi alam niyo yung sinasabi niya. Okay, so? So, I'm thinking 30. 30. Medyo 30,000. Medyo masyado siyang mataas kasi if you will look no nabili ko yung trophy 75. Yes. Ito. Yes. So ay, ito pala. Yes. Oo, so talagang something talaga siya na maangas. Maganda talaga. Oh, tatawa din ako talaga. Nag-picture talaga ako, di ba? Oo. Yan ang malupit. So if you will compare with the trophy and with this check, malaya yung difference. Okay? So kasi ito, usual, tinatapan lang to. Oo. Sa bank. Pag nation day, kinocompile to sa bank kasi once na na-encash. Ibabalik ni bank sa issue. Yes, oo. And si nag-issue, first one, i-dispose niya. Oo. So, note. Siguro, okay ah. Sobrang labo niya sa, sobrang malayo siya sa 30,000. Sige, boss. For the, ano lang talaga, sobrang layo niya. It can make, siguro, gusto ko lang siya kasi may Regal Entertainment at may Jiro Manyo. Yes. Pwede natin yung dikit din. Oo, yun lang yung kumbiga. Pero, 3,000? I can't get lower to 50. Oh, so gusto mo yung monetary value ng cheque? Well, yung monetary yes, value ng cheque kasi is nothing eh. Pero the value of nako-compare mo siya doon sa progress ni Jiro Manyo during that time. 4,000! 25. Magkano? 25. O, kala ko manat 15. Bumaba pala ng pakunti-kunti. Bumaba lang pakunti-kunti. 4,500 pesos. Boss! Supportable na ako dito. I'm planning to direct a short film. Budget ko to pang short film. Kasi talaga kasi ano eh. Sobrang layo ng... Yeah, I understand. 5,000. Galing yan. Oh, pero magaling siya. Magaling siya. Magaling siya. Gusto ko ito kasi, kaya ako lumapit. This is really valuable sentimentally sa akin. Kasi nung nagsisimula ako as an extra, I want to earn 50,000 in one shooting day. Pero natupad na yon at humigit pa eh. So, itong mismong check-in ito, na-enlighten, alam mo yun, na-encourage ako. Kumbaga parang nag-is. Like Jiro. Oo, inspiration mo, parang motivation mo na, uy, someday I will get that paycheck too. Oo, oh, diba? So, nangyari maybe na sa'yo. Maybe that award too.
Oo, it's not impossible. Just do your thing, gawin mo lang ng gawin. Ang laking bagay niya na nalalaman natin yung gauge ng pagiging celebrity into awards and how they earn it. Kasi diskurso pa rin siya eh. So kung magtatayo ka ng museum and at some point, it's a great discourse pag-usapan kung ano na yung nagiging quality ng industriya ng pelikula. Yeah. Lumalago ba siya? Nagkakaroon ba ng pangkabuhayan ng lahat? Ngayon ba, magkano na usually ang tiyap ng isang artista? Pero yung mga main actor sigurado, malaki na yun, mga milyonan yan, di ba? Pero sa mga supporting cast, still, I don't know, kasi wala naman ako sa pelikula. Hindi ko masabi kung magkano na ba ang mga supporting. Magkano ba ang sinasahod mo? Well, gumbursa. Magkano ang TFD Dylan sa gumbursa? Napakagalante po ng Jesuit Communications at ang Ateneo. Sobrang galante nila lahat maalaga. So, sobrang happy lang. Silang producer nun? Yes. Ano ulit? Jesuit Communications. Ay po, Jesuit Communications. Oh, okay. Father. So, magkano yung galante? Gusto natin malaman. Para ma-share din, para malaman nila na this is how you pay. This is, they deserve to pay much more than yung sa iba. So, magkano? Tingnan nga natin. Magkano? Sige, I only have one shooting date sa Gumbursa. Yes. Tapos last shooting day pa ako at sa studio lang. Ang asking rate ko, dahil wala akong manager ako, nakikinegotiate, is 25. And they gave it to me. And more than that, until now, nagpo-promo ako. Sinasama pa rin nila. Okay. So sobrang great. Pero for a one-day shoot, 25, malaki na yun. Ano? Ayun kasi. Sobrang blessed. Nag-extra rin ako sa oh, sige, yun na yun. Nag-extra ako sa TV. Buong araw. Tapos, ang bayad lang pala. Ganun lang pala. Oo, oh, di ba? Nagulat ako. Sabi ko, eh meron pa akong bouncer. So yung binayad sa ATF, napunta lang sa bouncer. Manager. Oo, so. Pero, kasi, Labs, iba pa rin yung theater, lahat ng experience. Iba yung napa-mainstream ka, na napanood ako sa TV, nakasama ko yung mga veteran actor. It's a great experience for me. Kumbaga, natuto ako. Wala naman yung pera eh. Masaya ako nung ginawa ko yung shoot. Na-experience ko. Kasi, not everyone can experience yung mga ganung bagay. Hindi ka naman pwedeng, oh, ikaw, nag-extra rito. And sa amin naman kasi, if we earn that much, we invest to workshops. Nag-workshop pa rin. We continuous training pa rin siya. Aral ng Meisner, nag-enroll to acting workshop. So, talagang? Oo, oh, talagang. Para lalong nag-grow. Talagang yung pag-arte, hindi lang din. Kasi ako. Ikaw ma-arty lang. Ako ma-arty lang ako. Ma-arty lang. Kaya paano yung pag ano, yung nakapasok ka sa top 3 ng pinakamataas na gross, nagdadagdag ba sila sa inyo? Yung may ganun? Pa-bonus? Pa-bonus. Wala sa usapin. Depende yan. Depende yun. Pero it's not on the paper. So, meron talaga ganun labs. Kunyari, masaya yung producer. Puta, yung producer, sumobra-sobra yung tubo. Sumobra yung balik. So, probably magbibigay talaga yun. Ganun naman, di ba? So, mabalik tayo rito. Magkano na last tawad ko? 4-5 lang eh. 5-5. 5-5. Bukos. Last na last. Ang cute niya eh, bro. Ang gusto ko itong iho eh. Ano yan? Ano yan? Mascot? Ganda lang. Ang cute. 6,000. For an issue check. Naka-name kay Jiro Manyo and Regal Entertainment. Ipalaminate na. Ay, paano yes, natin. Actually, tama ka naman, sinabi mo. Hindi natin alam kung sino pa meron na ganito. Yeah. And ako kasi maganda ako sa Regal Entertainment. So, lumaki ako watching films of Regal Entertainment. Kasi yun talagang sikat dati. Regal Entertainment. Wala pa mga Star Cinema. So, Regal, Seiko, Octo Arts. So, yan yung mga nakikilala ko, Viva. So, okay. Sila yung nagko-compete when it comes to cinema industry. So, syempre, pag sinabi mong Regal, yan yung prime dati. Yan yung, ano dati, mataas na level. Mother Lily. So, kung sana ako, baka panahon ng mga rin, baka artista na rin ako, Labs. Di ba? Ano ako, gusto ko partner ko si Rosana Roses. Den. Ay, ano ata yung gusto mong pagiging artista? Ha? Bold star, syempre, ST. Ano talaga? Oh. Magkano sabi ko? Ikaw naman nagsabi mo, was Legal Entertainment. 6%. Last! 7,000 pesos. 7,000. Sa tingin ko, it's a fair, okay, it's a fair price. Yes. 7,000 for an institute check. 15. It won't happen. 7,000 is our last bid for... Deal or... Deal or...
No deal. Deal or back. 7.5 mo na boss, para kalahati. May panggap man. 7.5? Kalahati na 50. Sa tingin ko, okay. Okay, sinabi ni Laps. Hindi ka na bumulong. Okay, natuwa siya sa'yo. Natuwa siya. Parang anong Parang iuuhi mo siya. Ba't ba iuuhi? Ano ba yan? Duwende ba yan? Maraming, maraming, maraming salamat. 7.5 for a Giro Manio. Madami pa nadalhin. Oh, marami pa nadalhin. Tiyan mo na, dapat hindi mo natin. Binikita mo rin lang ito. Ano, mar- sa susunod mo na lang i-alok. Okay, maraming maraming salamat. Maraming ibang. Okay, maraming maraming salamat. So, see you ulit. Kung marami ka pa mga dadalhin ng mga memorabilia ng mga cinema, lahat na yung matatagal. It's an honor na pumunta ulit dito sa shop. Okay? So, thank you. Thank you. Okay. Kuy, put nga talaga si Bastoyo, kalahati lang binigay sa akin ng 15,000. Pero okay lang, I enjoyed it. I think mapupunta to sa magandang kamay, makakatulong to sa museum na binabalak ni Bastoyo, and I support that. Sana matuloy, sana mas mabilis para umangat lalo ang quality ng industriya, magkaroon pa lalo ng mga supporters, and sabay-sabay aaaw ng pelikulang Pilipino. Salamat po.